Bumat sa po sa inyo mga lods, no? At welcome back po sa ating channel. Ngayong araw na to mga lods, magdudog training muna ulit tayo mga lods. Naalala nyo yung nakaraan mga lods, di ba? Kung gaano ka hyper si Clark, yung alaga kong ano, husky. Sobrang hyper niya, sobrang kulit kasi bata pa. Tsaka yung behavior niya talaga, more on playtime pa muna kasi 2 months old pa lang siya eh. Pero ngayon mga lods, susubukan ko sa kanyang ipaintindi kung ano yung mga dapat at hindi dapat ngat-ngatin. Kasi mga lods, itong nakarang ano, araw lang, natagpuan ko na lang na nginat-ngat niya yung tali niya. Yung hawakan ng tali na ginagamit ko sa kanya, nginat-ngat niya. Kaya gusto kong malaman niya kung ano yung dapat niyang laruin sa hindi dapat laruin. Siguro magiging mahirap to dahil hindi naman ako dog trainer talaga. Tsaka ngayon ko lang gagawin din to mga lods. Kasi nung sa last na yung aso ko talaga na namatay, hindi ko naman training talaga yun. At tsaka hindi siya ganun ka, ano, ka hyper tulad ni Clark. Pero mga lods, syempre hindi naman pwede na hanggang paglaki niya eh, ganun lang yung gagawin niya. Kailangan, kumbaga, habang lumalaki siya eh, kailangan matraining na natin. So ayun mga lods, no, susubukan ko na ngayon kung kaya ko ba siyang pasunurin o magiging matigas na naman ang ulo. Tignan natin. So ayun po mga lods, no. Kung mapapansin nyo, nakatali pa rin siya. Kasi nahirapan talaga akong kontrolin siya. Kasi sobrang hyper niya. Pero ngayon, susubukan ko siya na turuan pa rin ang mga dapat at hindi niya dapat gawin. Hindi ko muna tatanggalin yung tali niya kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-training. Kaya para at least may ingat pa rin.
So ayun po mga Lods, no? Nagawa natin na ituro sa kanya yung mga tama at di tama niyang gagawin. Mga bagay na dapat na laruan niya at saka hindi niya dapat laruan. Kaya ayun, subukan naman natin kung susunod pa rin siya sa akin kahit na wala na siyang tali. So ayun nga po mga Lods, no? At natutunan lang ni Clark ngayon yung mga bagay na dapat at hindi dapat niyang gawin. Ngayon tinanggal natin yung tali niya kanina, tapos buti na lang sumunod pa rin siya kahit wala na siyang tali. Pero mga Lods, tinali ko pa rin siya ngayon kasi yun nga yung susunod na ituturo ko sa kanya, kasi dapat hindi siya, kumbaga, hindi siya nandadamba kapag kumakain siya or kakain siya. Kasi isa rin yung bad habit ng mga dogs. Kasi dapat mailapag muna nung amo niya o yung nag-aalaga sa kanya yung pagkain niya bago siya kumain. Kumbaga dapat matuto muna siyang maghintay bago siya kumain. Yun, minsan kasi mga Lods, isa rin yun sa dahilan para makakagat yung aso. Kumbaga dahil hawak mo pa yung pagkain niya, dahil hindi mo pa binibigay, ngayon yung aso nagmamadali siya, kaya dinadamba ka niya. Kumbaga minsan sa damba niya sa'yo, pag dinamba ka niya minsan ang aagat pa yan eh. Kaya yun yung ituturo kay Clark sa susunod na video natin. So paano mga Lods, hanggang dito na lang po muna ang video na to, at sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na to. At please huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, and subscribe.
pakit na rin po yung bell sa baba para ma-notify kayo sa bawat videos na upload ko. Maraming salamat po mga lods.